So, what's up mga ka-gadget? Yun, ito na naman yung ating bagong i-upload na video. Ang problema niya is pattern and FRP. Yun, bali ipipix natin siya through MRT and sa FRP naman, no need na kailangan ang gadget at computer. So, bago ko simulan ang procedure ng voice ng ginagawa ko is kung ikaw ay bago sa aking channel at napadaan sa aking video, please like, subscribe and share my video para naman dumami-dami na rin ang ating suporta sa subscribers at sa viewers. So yun, nakita nyo naman na ang problema niya is pattern. Patayin muna natin yung unit. Then ang gagawin lang natin dyan is yung bubuksan natin si MRT tab, tapos si MTK tool 2.60. Then select natin, wala tayo si-select doon sa tab na yon, select lang na lagyan nyo ng check yung format, then select Y85, then Vivo. Pagdating sa Vivo, run nyo yung start, then patayin nyo yung unit, no? Pagkapatay ng unit, ang gagawin nyo, i-hold nyo yung volume down and up, then salpak nyo yung USB. Kailangan mag-meta mode siya para ma-detect ng computer. So, yun. Try ko na kung paano yan gagawin. Yan. Hold mo yung down. And salpak sa USB. And ma-detect sa computer. So, yan. Kita nyo, nag-success. So, yun. Ibig sabihin po niya, na-detect po yung ating meta mode sa unit. So, after nyan, maglo-logo lang yung unit. Pag-logo po ng unit, kapag medyo matagal na po sa pag-logo ng unit, ang gagawin lang po natin is iwa-wipe data natin through recovery. Punta naman sa recovery is volume up, then power, tapos yun, direct na sa recovery yun. Yun yung pinaka-hard reset niya. So yan, nagra-run na yung program. Then yan, matagal po sa logo yung unit na yan, kaya nag-try ako mag-recovery. So, mga ka-gadget, alam lingid naman sa ating kaalaman kung ano ang meron sa panahon ngayon. Mag-ingat-ingat po tayo sa coronavirus. Sumunod lang tayo sa sinasabi ng gobyerno para naman sa ganun ay makaiwas tayo sa sakit. So, wag na kong pairalin ng tigas ng ulo kasi hindi na uobra sa ngayon yon. Sa mga nagtatrabaho naman dyan at pumapasok pa, konting ingat lang. At distance, huwag nyo po itatak sa sarili nyo na katawan mo yan, virus lang yan. So, pangit yun. Mas maigi pa rin mag-ingat para sa pamilya. Dahil pag nahawaan ka, hindi lang ikaw ang maahawa, pati pamilya. So, yan. Nakita nyo naman, nag-vivo na siya. So, antayin natin siyang power up talaga na ang unit. So, nagpapasalamat nga pala ako sa 1,222 subscribers ko na nananatili at hindi bumibitaw sa akin. Doon sa mga viewers ko na nanonood ng mga video ko, maraming salamat po sa suporta nyo.
At saka isa pa po, sana po kung panonorin niyo yung aking video eh huwag niyo naman po i-skip yung ads. Parang awa niyo na po. Tapos po mas maiging ano, huwag niyo i-skip yung video. Tapusin niyo siya kasi every time na i-skip mo siya o nagmamadali ka, meron kang may i-skip na procedure. So, wala. Kung hindi mo magagawa ulit, kauli. Ganun lang yun. So, yun na, no? Nag-power up na yung unit natin. So, itatry natin yung pagbabypass ng FRP dyan. So, ang gagawin lang po natin dyan is hindi muna natin i-coconnect sa Wi-Fi. Tapos, magki-create lang tayo ng password. Sa pag-create po natin ng password, pag nakapag-create na ng password dyan, so ang gagawin natin, ayan, di ba? Hindi siya makapasok. So, ibig sabihin, naka-privacy protection pa rin siya. Factory reset protection pala. So, ayan, ang gagawin ko po dyan, lalagyan po natin ng SIM yan. And besides, bukod sa SIM, lalagyan natin siya ng password. Ay, hindi ko pala nilagyan ng SIM yan. So, ayan. Kailangan po dyan, una, hindi nakakonect sa Wi-Fi ho, ah. So, skip nyo lang yung Wi-Fi. Then, more. Kasi pag hindi nyo in-skip yung Wi-Fi, hindi na kayo papasok dun sa password. Then, next. Ayan, add fingerprint or add face lang pwede nyo gawin. Nakikita nyo naman yan, papasok yan, oh. Diba? Lagay lang kayo ng security question, kahit ano na ilagay nyo sa security question. Kahit nga shuffle letters yan, pwede. Diba? So, yun, nakapasok po yung ating ano, fingerprint naman na ilalagay natin. Okay, then next. Nag-add face pa pala ako dyan. Pero kahit hindi nyo nagawin yung add face, okay naman. Then next, next, then skip, then use. So yan, babalik. Then, pagkabalik po niyan, saka natin i-coconnect yung Wi-Fi. Tapos, hindi po natin ilalagin as Gmail, as password lang po. Next, then skip, don't copy, yan, password lang ang ilagay, then, skip mo, skip, sira, lah, tanga. Ayan, skip. O nga pala, yung voice nito is edited lang kasi kung gagamitin ko yung pagsasalita ko doon sa SM, eh magkakaroon ako ng background music. Kaya ang ginawa ko, binubura ko yung sounds nito. So pag uwi ko ng bahay, saka ko na lang siya ini-edit yung pinaka voice niya. So kaya okay naman siya. Yo, nakita niyo po, nakapasok na siya. So ang gagawin natin, punta tayo sa about at i-open natin yung developer option. Developer option, doon sa about hanapin niyo po yung software
tawag nun, super version. Tap nyo po ng 7 times yan. Tapos back. Then hanapin nyo naman si developer option dyan. Punta kayo sa more settings. Yan. More settings. Then down, down, down. Ayun, sa baba oh. Tapos password. Enable. Tapos USB debugging. Enable. Then back, back up and restore na tayo. Yan. Then erase all data. Then format phone storage. Then yan. Then erase, erase, erase. Hintayin natin uli na mag-initialize at mag-boot up yung phone. After nyan, pera na. Doon naman sa mga customer ko, kailangan po talaga ng gadget yan sa pag-ano, sa paggawa. Pero kung na factory reset nyo na at na FRP ang unit nyo, sundan nyo lang kung paano ko siya binypass. So, yun lang po. So, yun na nga, no? Factory reset, fail. So, lahat yan. Kung may failed man yan, huwag kayong kabahan dahil okay pa rin yan. So, yan. Nag-wipe data pa rin yung unit dyan. Okay. So, nireboot ko na lang yan. Okay naman yan. Wala namang problema dyan. So, dyan, huwag kayong kabahan kasi okay naman yung unit. Makikita nyo naman na buhay yung unit. Sa huli. So, ang kailangan lang talaga dyan is patient, huwag mataranta, antayin kasi matagal talaga ang boot up ng Vivo after natin ma-remove o ma-bypass yung password. So, mga ka-gadget, nalalapit na naman ang pagtatapos ng aking video. Uulitin ko po, kung kayo'y napadaan sa aking channel at napanood lang ang aking video, huwag pong kalimutang i-hit ang subscribe, like, comment, and share my video. Yun po. Malaking tulong po yun pag na-share nyo ang video ko. So, so lagi po nating tatandaan na hindi po lahat ng unit ay nakukuha sa reboot. Dahil ang reboot po ay pagpatay lang ng unit at pagbuhay. Ang tamang term po roon ay hard reset or factory reset. Yun po ang tamang term. Pero hindi po lahat nakukuha sa hard reset. Minsan kailangan natin ng gadget. Paalala yan para dun sa mga customer na laging nagbabanggit ng reboot. Pareboot naman ng phone. Kamay lang naman ang gagamitin mo. Bakit ang mahal? Kung alam nyo pong kamay lang pala, eh bakit hindi nyo ginawa? Dinala nyo pa sa technician. So, yun po, no? Lagi po nating tatandaan yan. Kasi hindi po lahat ng ginagawa namin eh madali at biro-biro lang. Minsan nagpupuyat kami para sa mga bagong kaalaman. So, okay na po yung ating unit. I-configure na lang natin para maibigay na natin sa customer natin. So, yun o. Skip.
use. Then, so, mga gadget, hanggang dito na lang. See you on my next video. Paalam.